Guys, pag nasa NLEX kayo, nakita nyo tong red na Hilux na to. Makipagkulitan kayo. Everybody, welcome to today's vlog. And in this vlog, we are going to Venezuela. Ano meron sa Venezuela? Pupunta tayo sa R&D. Kukunin natin yung CR Kai kasi tapos na yung refurb, no? So, vi-visit namin yung kaibigan namin si Daron. Kukunin namin yung mags na pinagawa namin sa kanya para sa MR2. Tapos papadala rin natin yung mags para sa SIR. Tapos meron din tayo papa-refurbished na SIR mag wheels. Ay, hindi, wheels para sa SIR. Nang sa ganun, maging presentable naman yung SIR natin. Valenzuela! Saan ba masarap kumain dito sa Valenzuela? Di ko sure eh. Di ako familiar sa Valenzuela eh. Magtanong ka nga dyan sa TikTok. Magtanong tayo sa TikTok. Comment down below guys kung may alam kayong restaurant na solid sa Valenzuela. Malay mo, doon kami mapadpad. Pag tama ang hula mo! Meron pa ba tayo airspeds yan? Meron, dami. Dalawang kahon. Ayan. Pag tama ang hula mo kung saan kami kakain sa Venezuela, bibigyan ka namin ng Air Spencer. Oh my God! Wow! Bale, may tatlo pa pala tayong Air Spencer na ipamimigay, no? Meron pa. Di pa natin ang raffle? Di pa. O, raffle natin mamaya. Pero raffle namin mamaya. Okay. Okay. So, comment down below pag alam ang hula nyo kung saan kami kakain. I'll give you a clue. Hindi kami kakain kami sa ano. Siguro nasa ano to, top 10 most expensive restaurants in Valenzuela. Huh? Tig 150 lang budget ko. Eh baka pwede naman tayo mag rice and drinks lang ah. Extra rice po, pati sabaw. Sabaw. Hototay. Siguro naman wala naman. Oh, sarap. Wala naman sigurong hototay na 2,000, no? Meron, 250. Oo, pwede na yung kasya pera natin. Okay, so we'll see you guys in Valenzuela. Sabi mo na sila. Pag lumit yung kalsada, alam mong nasa Valenzuela ka na. Mm-hmm. Tsaka pag nakita mo yung sidewalk, may bubong. Ang galing, ayan oh. May bubong na sidewalk. Ayaw mainitan. Social. Valenzuela. Okay, dito tayo. Saan? 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 Okay, ito. R&D. Nako. Naalala ko itong ano ito? Guys, pag nasa NLEX kayo, nakita nyo itong red na Hilux na to. Makipagkulitan kayo. Tumatag tayo dyan. Tumatag sa Portian. Nang malaman nyo. Mabagal, mabagal. Portian kalaro niyan sa ano, 996 Turbo pa. Ay! Wow! Ano? Ayup! Ang bilis kagad, na-routine na. Okay. Ito na yung gawa ni R&D Visions para dun sa MR2 natin. Ganda kasi kumikintab siya. Hindi lang siya dull. Anong kulay natin dyan? Tawag natin dito hyper gunmetal. Meron siyang angle na ano eh. Nagsisilver siya. Pero depende sa ano lighting. Oh, depende sa ilaw na. Oh, parang mayabang patritito yan, dinipain natin. Ah, inanam mo na. Ayan, no? Solid. Hindi naman bengkong yung mags. Pwede takbo ng 300. Sana nga makapag 300. 200 nga lang, nangingisay mo eh. Pero ganda. Ganda ng finish, oh. So, paano proseso sa pag-restore ng wheels? Nakikita natin lahat. Ayun, papakita. Wait, higa ko to. Nakakatakot baka. Gumalaw eh. Baka hangina ng demonyo. Eh ano to? Okay. Oh, expensive. Sorry guys, expensive. Ang gulo lang shop eh. Expensive guys. Okay lang. Pakay kami sa magulo. Nako, di ka pa napatang tusod.
Ano nangyayari dito? Yung mga mamahaling magsasayag? Ano lang naman yan, yung mga tropa natin, gusto maayos yung mga bronze nila. So, ayan, mga initial stages. Ngayon, pag may mga gutter mark, the diamond cut natin, tapos saan natin ire-reano. Tapos yung mga painted, ganito sila nag-i-start. Lahat, SOP natin, split muna talaga. Lahat, mugs. So, ayan, wala muna talagang pintura. Mm-hmm. Tapos after ng walang paint na stages natin, ang gagawin natin after, isasalang natin sila sa balancer for alignment correction. Aya, align. So, hindi lang basta masilya, gano'n. Ah, hindi pwede sa atin yan. Hindi alloy paint up sa atin, mga boss, kapag kapag tamang proseso. Kasi isasalang natin sa machine, which is papakita natin mamaya. Ano ba ibig sabihin ng diamond cut? Nakay ko narinig yun. Ito. Para yung iba may idea kasi tayo, transparent naman tayo sa mga kliyente natin. Ito yan kung bakit. Wala silang mugs dito, guys. Ito, familiar yung mga gato itsura. O yan, no? Yung mga ganyang kondisyon, anong masasabi mo sa ganyan? Actually, minor na nga sa amin. Minor pa yan! Guys, ito yung minor, oh. So, pa yung iba, para may idea kayo. Ang gagawin kasi natin, sa usually sa ganito, sinasalang natin siya sa balancer. Tapos ngayon, halimbawa, nasalang na siya sa balancer, ah. Ang mangyayari dyan, lalagyan natin yung ngayon niya ng guide. So, halimbawa, ganito, ah. Ngayon, pag yung max, dumatatis pa rin dito sa guide natin. Ibig sabihin, hindi pa siya perfect sinking. Ito ngayon, yung pampress natin sa mga bend. Kaya ngayon, meron tayong special tool na pampress ng bengkong. Ah, okay. Kaya ngayon, kaya ngayon, naka-half moon yung ganyan kasi dahil dito. Para mabilog siya ng maayos. Huwag kayong papapokpok na mags, deligado yun. Oh, yun. Eh, yung iba, pokpok kahoy eh, di ba? Lalagyan ng kahoy, yes. Pokpok eh, di ba? Nung mga 2002, meron ako TE. Nakatulog ako sa libis. Natirma ko yung gutter. Naging triangle. Eh, wala pa naman nag-repair dati. Early 2000s. Eh, di punta ako kay, ano, kay J-Mar. J-Mar, kay J. Ano, sabi ko, meron ko ba isang piraso rota? Para makauwi lang ako kasi regalo sa akin ng Airmat kay Mags, hindi ako makauwi na tatlo lang. Sabi niya, gago, hindi pwede yun. Uriki tatlo, tatlo isa. Fake it. So ngayon, nare-repair na. Nare-repair na yun. Alam mo magkano ko nabenta yung tatlo? Magkano? 15 mil. Puta eh. Kasi nakabili sa akin, meron din siya tatlo. Para, guys, para may idea kayo. Ito yung diamond. Yun, no? Ito siya. Literal. Diamond talaga siya. Oo, literal so, diamond yan. Ngayon, nauukos yung gutter marks. Yes, so... And eh, lumipis na lumipis. Hindi, ang gagawin natin sa mga ganong cases, boss, binibinta pa natin yung may mga malalalim na tama. Ah, okay. Tapos imimil na yun. Yes. Pagka-mill natin, lalagay ulit tayo ng guide dito sa chuck ng lathe machine para pantay pa rin yung precision pa rin yung para ano pa rin siya. So itong mga nakikita natin, ano ba to? Mga ito yung savings. Mga savings nung bank. Ah, okay, mukha siyang plastic no, pero matalim 'yun. Oh, matalim. Nahawakan. Yung diamond na to, yung iba depende. Pero tayo diamond tool, yung iba kasi carbide yung talim na ginagamit. Okay. Huwag carbide kasi pang reface na ng preno yun. Delikado yun. Ah, so hindi ganyan yung pang preno. Hindi. Carbide ang talim noon. Ito kasi ano siya, para yung finishing niya smooth. Tsaka, mahal to. Huwag nyo nang tanongin kung magkano yan. Huwag nyo nang tanongin. Unless gusto yung mag... Okay, so ang pag-repair ng mags has come a long way from early technology, no? So if you want quality work done on your wheels, dali nyo dito kay Daron. Yes. So, alam nyo yung ginagawa niya. Oh, ito, papakita natin dito yung Facebook link nila. And nasa comment section down below. Ay, matanong ko lang, kasi panay Orig Mags eh, no? Orig Mags lang ba tinatanggap nyo for refurbishment? Hindi. Actually, marami tayong client na mga OEM rims. Like, may mga kasa rin kasi na nagpapasok sa atin, mga boss. And just so you know, yung iba, nagmamark up kasi sila. Kasi
Siyempre, ang mahal ng wheels minsan sa kasa. So, minsan sila Toyota, sila Ford. Ginagawa nila, ina-outsource nila kami for the restoration jobs. Pero, depende na kasi yun eh. Minsan kasi may mga client na wala naman idea na may kaya pa palang gumawa. Oo, yun nga eh. Kasi ako rin eh, nagulat ako dun sa TE yun. For me, pag ganyan, ito, itong TE na to, goodbye na yan. Iiyakan ko na yan eh. Yan yung mga tipong iiyakan ko eh. High-end clients, meron din tayo. For example, for this one, this is for a Porsche. Porsche! So may Porsche pala dito, hindi natin napansin, no? Laki. Maliit. Maliit. Secret boss. Oo, kay secret boss. Siyempre, lahat naman to, mga secret boss eh. Mga driver na lang nila nagdadala. Oh. Hindi ko na sila actually nami-meet. Oo. Pero ang dami lang ginawa dito. And you've been restoring wheels since? Actually, the business was founded 2004. And matagal na. Talagang dito talaga nag-originate yung business natin sa Valenzuela. Solid eh. Yung oh. Tony Llames na jeep, dito nakaparada yan. Tony Llames? Panahon nila Ace Verhill. Drag! Ito yung Rotary na jeepster. Dito sa atin nakapark. Woo! Rotary! Kaya ito? Tony... Sa angle ko to. Angle na Tony Llames. Ah, okay. Anong wheels yan? Ano yan? Those are, NK. Ay, din eh. May drag car dito. Tama, dito yung steering. Oh. mga 80s people will understand this jeep. Yep. Pero drag yan, pang drag yes, talaga. Yes, drag jeep siya. Rotary, rotary. Ano, rotary? Slanging 11 sevens. 11? 1980s pa lang, 11 na? 1980s, 13s na to. Tapos ngayon nag-11s na. 11s to. Ano, nakakatakot yan. 300 kill lang siya. 300! Naiya Everto ko! Hindi ka lang magpas 200 Everto ko! Nam ko yan, pare! Gago pa ng Daytona, di ba? Gago, may speaker sa tenga. Yan ang ganda. Gagi, gusto ko nga gawin yan dati sa Tercel ko. Gagi, yung upuan ng Ertiga, ganito kakitid. Ganyan? Oo. Oh, say hi sa mga Ertiga boys. Oh, panis oh. Namco yan oh. Ayun oh. Namco! Ito Battle Gear 4? Battle Gear yan to, siyempre. Battle Gear yan, di ba? Ubusan ba ng token dati? Para may idea kayo at natututo rin kayo. For example, kahit saan dito mag-snake rock. Na, for example, na-build upan. Okay na, lilipat siya. Kasi hahatak na siya eh. Ang lakas ng mugs, mga boss, nasa spoke palagi. Wala dito sa barrel. So, pag may basag dito, tapos tinry ayusin, wala maghanap ng iba. Kasi yung structural siya. Integrity niya nag-iiba. Nakatakin niya, mga boss. Yun talaga siya. Kaya pag may ganun mugs, 100% tinatanggihan na namin gawin. Maghanap na lang kayo ng maayos. So, yun. Meron din pala siyang di tinatanggap dito. Pag spoke, putol. Putol. Yun lang, mga boss. Oh, yun lang. Eh, boss, yung ano, yung... Dating 114, gagawing 100. Oo nga, nakakita ko dati yung mga nagre-requestahan ka sa rehole. Kaya naman. Pero, eto yun mga boss ha, paliwanag ko. Ang rehauling process kasi, depende sa design ng likod ng hub. Madalas tayo nagre-rehole pag ang design ng hub solid, tas ang PCD niya walang katabi. Okay. Meaning to say, kung 5x114, tas solid na lahat ng gear. Lima lang talaga yung butas. Yes. Sa case nitong si Arkay, hindi siya doable. Kaya may mga certain mugs na, tinitingnan ko muna, boss, pasenda ko ng picture, patingin nung likod. Mm-hmm. Sinasabi, kaya ko kaagad sabihin kung kayang i-rehold or hindi. Pero, may mga type rin kasi na mugs, lalo na yung malalambot. Recommended ko na lang, boss, bili ka na lang ng PCD converter. Mm-hmm. Para wala kang problem. Meron pa isa, yung mga nagpapatabas, ano masabi mo doon? Re-offset. Oh, re-offset. Pwede natin gawin. Actually, mga boss, hanggang 5mm lang nabawas. Ah, okay. Bakit? Kasi, yun na lang yung matitira na upuan mo ng lag na. Ah, okay. More than that, wala na, kaya niya nang biyakin to sa taas ng torque. Kaya kayo, alamin nyo na kaagad, dahil ngayon, to the power of social media and YouTube videos, makikita nyo na yung mga tama o mali para sa kotse nyo. Oo nga. Nandiyan naman sila para i-guide kayo. Yan, no? Diba? Unless may bayad na ba kayo yung tanong? Eh, wala. Ayan, wala. Gusto yun yung pangarap niya. Binabayaran siya. So, guys, kung magpapagawa kayo ng wheels, R&D, yes. Dali nyo din sa Valenzuela.
So magkano ba usually rate? Mga basic lang na. For example, kinagat lang ng shark yung labi. Starting natin, kahit sa 15 mga boss, 5,000 lang. Apat na yun. Tapos, depende boss, minsan tumataas rate natin. Depende sa findings na makikita natin yung sa machine. Kasi ang machine, hindi naman nagsisinungaling yan mga boss. Kung ano yung makita natin, di yun talaga yun. Di yun yung kailangan natin gawin. Kaya minsan, yung iba, tinatanong nga, boss, ano yung history naman? Magsabi kayo ng totoo. Ang hirap kasi ng hula ng problema ng boss. Oo, yun. Tapos, mas ma-advise mo ba na isang set o pa isa-isa? Pwede rin pa isa-isa kung anong budget ni kliyente. Flexible tayo dyan mga boss. Okay guys, so... Maraming salamat. Nakuha na natin yung wheels kay... Daron. So, andito na naman tayo sa traffic. Again, tinawa naman yung sidewalk dito. May bubong. Sosyal. Diba? Iba talaga ang Valenzuela eh. So, again, maraming salamat kay R&D Visions. Yes. For restoring our CR Kai. And the Mugen. Ay, ano yan? Ano yan? 5 Chicken. And the 5 Chicken wheels, iniwan na rin natin doon kay Par para gawin niya. So isu-surprise niya tayo sa magiging kulay kasi sabi ko you have the ano artistic free will. Kung anong gagawin, ikaw na bahala. Basta ang kulay ng kotse red or orange. So siya lang bahala kung anong kulay na doon na babagay sa red and orange na kotse. So again, this is Tusog and if you are new to the channel, parang may nabangga dun ah. So if you're new to the channel, like, comment, and subscribe, and share to your friends. Yun, like, share, subscribe, follow us on Facebook, follow us on TikTok, and abangan ninyo yung mga raffle na ipamimigay namin. I'm not sure kung this video or next video, mas maganda isang kumpul na lang, tapos papadala na lang namin yun. Ay, hindi, kayo pala magpapadala nun, okay? So, yun. Oh nga pala, hindi kami nakakain sa most expensive restaurant kasi traffic pala dito. Regis na yan. Oo. Kaya, ang traffic pala dito sa Valenzuela. Grabe. Di bale. Sa Manila lang siguro tayo. Manila? Manila pa ba to? Hindi. Pakaison City na yan. Oh, sa may siguro, sa ano na, bukas na lang siguro tayo kumain. Bye!